At sa nakikita naman natin ngayon na maganda yung magiging mga developments, maaaring after May 31 ay luluwag pa ang, ibig sabihin, no, yung MECQ, maaaring mapunta na sa GCQ. Pero gusto ko lang ipagbigay alam na ang ating bagong mode ay tinatawag nating zoning phases of intervention. Kahit yan ay naka-GCQ, pwede pa rin mag-declare ang local chief executive ng critical zone. Ito yung mga lugar na mayroong 20 or plus cases, no, new cases, at mabilis ang pagdami. At ito ay total lockdown. So ibig sabihin nito, mas mahigpit ang lockdown na ito. At yung paligid naman niya ay tinatawag natin containment zone. At yung wala namang cases ay buffer. Sa mga lugar na buffer, pwede magbukas ng negosyo. So ang localized or targeted lockdown ay mas nakita natin mas angkop sa pagkakataon ngayon na gububuti na at tumataas na yung ating healthcare capacities pati yung ating mass testing capacity. So tonight may meeting din ng ating mga NCR mayors at magre-recommend din sila sa IATF kung ano yung kanilang magiging posisyon sa susunod na after ng May 31. At ito, titingnan natin kung ano yung magiging recommendation nila. So, pati sa ating mga checkpoint, nag-a-adjust din tayo, no? Meron tayong tinatawag na mga modified checkpoint, no? Para hindi na masyadong nagbubuhol-buhol yung trapiko. At random yung gagawin natin. At sa mga lugar na mga spot, meron tayong spot checkpoint. At sisiguraduhin natin na sumusunod sila sa health standard. At kapag hindi, mas mahigpit din yung parusa na ipapataw natin, no? Talagang tutuloyan natin ang kaso. Ito na yung ating tinatawag na papunta sa bagong normal. Iba na ang mundo talaga natin. Hanggang wala pang vaccine na na-discover, ay ito dapat ang makasanayan nating buhay hanggang matapos ang taon, or probably hanggang 2021. Ay kailangang sundin na natin ito. No? Huwag na tayong mag-self-denial na bumalik sa dati. Ito na ang buhay natin. And most important is really to stay alive. No? And we can do it by following these health protocols and standards. Opo, Secretary.